6:28 PM tayo, nag-take off dito mula po sa Puliilan, Bulacan. Dahil sa sobrang lakas ng ulan dito, ayan, nakikita nyo na may mga parte na nagbaha dito sa Mount Arthur. Andito pa lang tayo sa Giginto, Bulacan. Andito pa lang tayo sa probinsya ng Bulacan. Napapalaban na tayo. Adventure na kaagad. Okay, nakalagpas na po tayo ng monumento at ngayon, andito na tayo sa EDSA. Mag-aalas 2 na po ng madaling araw at andito na tayo ngayon sa probinsya ng Quezon. Papasok na po tayo ulit ng Bitukang Manok dito po sa Atimonan at sa bayan po ng Pagbilaw, Quezon. Yan, grabe yung talim talaga ng kurbada rito. So, kailangan talaga malakas ang ilaw ninyo pagdadaan kayo rito ng gabi. Okay, gateway to Bicolandia. Alright. Pagkatapos ng mahabang biyahe, ilang bayan ulit at probinsya ang dinaanan natin, ngayon ay papasok na tayo sa rehiyon ng Bicol. Time check, 4:26 AM. Matagal-tagal na yung biyahe natin. Malayo-layo na yung ating nalarating mula sa Puliilan, Bulacan. Sa wakas, pagkatapos ng halos 13 oras na biyahe mula Puliilan, Bulacan, time check, 7:06 AM. Nakarating po tayo dito sa Naga City, sa Camarines Sur. Ah, ito pala yung pinaka-rotonda dito sa Pilgrim City of Naga. Tapos dito sa kanan, makikita ninyo yung simbahan, Immaculate Conception Parish Church. Isa po ito sa kilala dito sa Naga City, itong rotonda. Ikot muna tayo dito sa pinaka-rotonda. Ayan, Pilgrim City of Naga. Ah, ito na yata yung sinasabi ni Kapo, Mangkok's Kinalasan. Ito ang kinalas na isang tanyag na local delicacy sa lungsod ng Naga, sa lalawigan ng Camarines Sur. Ang salitang kinalas ay mula sa matandang salitang Bicol na kalas, na ang ibig sabihin ay fall of the bone. Ang mga sangkap nito ay makapal na egg noodles, karne ng baka na karaniwang pinakuluan ng matagal hanggang lumambot at maging chewy. Ang sabaw naman ay ginawa mula sa pagpapakulo ng ulo ng baka at bone marrow na nagresulta ng malinamnam na lasa. Karaniwang inihahain nito ng mainit at may kasamang itlog, chicharon, binudbura ng spring onions at pinapare sa puto, turon at banana cube. Ito na po yung pinakaiintay natin, ang matikman, ang kinalas dito po sa Naga City. Wow! Grabe, napakasarap. Lasang-lasa mo yung linamnam ng baka sa kinalas. At marami siyang sahog. Merong chicharon sa ibabaw, merong boiled egg at merong siomay. At marami yung baka na nakasahog dito. At ito yung tinatawag nilang pansit bato dito sa Naga City. Panalo. Sa pagkain po ng kinalas, pwede nyo rin po siyang paresan ng turon. Sabi ni Kapo, ito daw yung perfect na kapares nitong kinalas. Masarap din yung turon nila dito. At sa halagang 95 pesos ay matitikman nyo na po itong special na kinalas dito sa Mangkok's. At ito naman po yung turon ay 10 piso lang. Sarap. Ngayon po ay magpapatuloy na yung biyahe namin ni Kapo, papunta po ng Sorsogon. At gaya ng ginagawa natin habang tayo ay nasa biyahe, muli po namin ibabahagi sa inyo ang ganda ng lugar na ating madadaanan. Thank you.
Andito na po tayo ngayon sa Pili Camarines Sur sa oras na 1 PM. Maganda ang panahon dito, tirik na tirik ang araw. Kumpara sa Bulacan kahapon nung umalis tayo, napakalakas ng ulan. At yun, medyo may kainitan lang po. Andito na po tayo ngayon sa probinsya ng Albay. Dito po sa bayan ng Pulanggi. Magandang kalsadahan, malawak na kabukiran ang makikita nyo rin dito at magagandang mga kabundukan. Dito din po sa probinsya ng Albay makikita ang Mount Magayon o yung Mount Mayon. So sana sa pagbaybay natin sa kalsada ng bypass magpakita pong muli sa atin ang Mount Mayon. Wow. Nakakilabot makita sa personal ang majestic Mayon. Sayang lang hindi natin makita ng buong buo yung kanyang perfect cone. Ang kapal ng ulap na nakabalot dun sa mismong pinakatuktok. At ngayon nga po ay napabalita na itong bulkang Mayon ay nagbabanta po na muling pag-alboruto. Ito pong Kamalig Bypass na binabaybay natin, isa po ito sa spot na pwede ninyong tambayan sa umaga o sa hapon habang iniintay na lumabas ang kagandahan o ang buong kagandahan ng Mount Magayon o ang Mount Mayon. Dito tayo, tambay muna tayo saglit dito. Baka sakali, swertein tayo na sa pangalawang pagkakataon, makita natin ulit ang buong kagandahan ng Mount Mayon. Habang tayo ay kumakain at namamahinga dito sa Kamalig Bypass Road, makalipas lamang ang ilang minuto, ay unti-unti nang nawawala ang makapal na ulap na nakatakip sa bulkang Mayon. Mula sa pagiging mahihayain ng daragang Magayon, sa pangalawang pagkakataon, muli nating masisilayan ang buong ganda ng daragang Magayon o bulkang Mayon. Mula po dito sa Albay, mga nasa 100 kilometers pa po yung biyahe natin. So siguro mga 2 hours na pagbumotor po ulit yung gagawin natin. Unaan, Sorsogon. Yan, andito na tayo sa Sorsogon. Woo! Yan, nakarating na tayo sa probinsya po ng Sorsogon sa oras na 8:06 PM. Napakahabang coastal road ang makikita nyo rito. Ang ganda ng gabi dito sa Sorsogon City. Andito na po tayo sa bayan ng Irosin, Sorsogon sa oras na alas 9.
At hinahanap na lang namin dito kung nasaan yung Riders Inn. Ah, eto na. Yun, sa wakas narating na natin ang Riders Inn. Pagkatapos po ng malayo at nakakapagod na biyahe, at yung pakiramdam po ngayon na parang mas wakasuka na ako sa pagod at antok na aking naramdaman sa napakalayong biyahe na ginawa natin. At ngayon ay kailangan na natin magpahinga upang makabawi ng lakas, dahil kinabukasan ay matinding biyahe na naman yung gagawin natin. Sasakay tayo ng Roro papuntang Samar, magmumotor hanggang makarating tayo ng Leyte. Ang ganda ng umaga dito sa bayan ng Irosin sa Orsogon. Yung mga kabundukan na naglalakihan na nakikita natin dito. Tapos makikita ninyo, mayroong sea of clouds. Woo! Ang kapal ng hamog. Ang ganda ng panahon dito. Sa wakas, at nakita din natin ang maliwanag, ang ganda ng kalsadahan, ang ganda ng tanawin. Masasabi ko na itong probinsya ng Sorsogon is underrated talaga. Okay, ito yung pinaka runabout dito. Yan, tumatnog, left turn tayo. Ito po yung daan patungo po sa Port of Matnog. Andito na po tayo sa bayan ng Matnog, Sorsogon. At ngayon po ay nasa parte pa rin tayo ng Luzon. At ilang oras lang ang nilipas, maya maya po pag nakatawid na tayo ng Samar, ay nasa Visayas na po tayo. Yung kalsada na dinadaan na natin papunta po ng Matnog Port. Ano, lupit na mga kurbata. Ang kagandahan, asfalto yung kalsada na dinadaan na natin. Kaya ang sarap magmotor dito. Ayan o, grabe yung sigo nung pagkakurba. Wow. Andito na tayo sa Barangay Midhid, Matnog, Sorsogon. At kailangan yata natin ditong huminto, dahil may nakasulat dito na all vehicles bound to Visayas and Mindanao full stop. Registration station. Ayun. So, kailangan natin huminto dito. Kailangan lang natin ipakita yung ating ORCR tapos yung ating driver's license dito para makapasok tayo. Matapos po nating magparegister sa Station 3, ay patungo na po tayo ngayon sa Station 1, kung saan doon sa Station 1 natin lahat babayaran.
yung mga dapat nating bayaran sa ating pagsakay sa Roro patungo po sa Samar. Muli po ay ibibigay ko sa inyo lahat ng impormasyon kung magkano po ang babayaran ninyo sa pagsakay sa Matlog Port kapag po kayo ay nakamotor patungo po ng Samar. At yan, tinatakan nila. And then, nag-fill up tayo. Yung pangalan natin, address, plate number. And then, kung saan tayo pupunta. At kung ano yung model ng motor natin. So ngayon, proceed na tayo sa ticketing para po magbayad. Hello po, good morning. Good morning, sir. Aba. 641 din po sa inyo, sir. 605 po yung motor. Pagkatapos nating bayaran, last dito na tayo sa Coast Guard. Papatatak na tayo kala, sir. Good morning, sir. Binayaran po natin sa ating motor sa pagsakay ng Roro ay 605 pesos. At para naman po sa atin bilang pasahero ay 36 pesos yung binayaran natin. Bayad din po tayo ng Roro Terminal Fee Ticket para po sa motor natin na 65 pesos. At para po sa passenger ay 30 pesos naman yung binayaran natin. Nagbayad din po tayo ng LGU Matnog fee na 25 pesos. So lahat-lahat po ng binayaran natin dito po sa Matnog Sorsogon patungo po ng Samar gamit po ang motor natin na ADV 160 ay 761 pesos only. So ngayon po, papunta na po kami ni Kapo. Pasakay na po kami ni Kapo ng Roro. Meron akong gustong makita dito at magpa-feature. Madami na rin ako nakita rito na nagpa-feature na mga kaibigan din natin na vlogger. Itong arko na may nakasulat na "You are now leaving the island of Luzon." Yan, nakikita ko na. Grabe, kinikilabutan ako. Dati pangarap ko lang na mapuntahan at makita itong arko na to. At ngayon, eto na tayo. Nakikita na natin ang "You are now leaving the island of Luzon." So yung pinaka-port ng Matnog, sasakay na tayo ng Roro para tumawid na tayo ng papuntang Samar. So kapag kayo nandito na sa mismong arko ng "You are now leaving the island of Luzon," makikita nyo sina Kuya Guard. Ipapakita natin yung ating ticket para makapasok na tayo sa mismong port ng Matnog. Ito yung barko na sasakay natin dito. Yan, fast cut. Yan, pinapakita ko lang sa inyo para makita nyo din yung itsura ng barko. Fast cut. So mabilis lang po yung biyahe natin mula rito sa Matnog Port. Mga isang oras lang po yung biyahe natin at makakababa na po tayo sa isla ng Visayas sa Port of Allen. Okay, loading na. Pasok na natin si Lakbay. Woo! Yeah. Salamat! 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 Alright! Let's go! Samar! Ay!
Dapdap Ferry Terminal. Wow. Panibagong lugar na naman ang ating na-unlock. At ito, narating na natin ang bahay ng Allen sa probinsya po ng Samar. At yun, dahil nga po sa ginagawa nating motorcycle adventure, ay kung saan sana po tayo napupunta. At yun po ang kagandahan, marami tayong madidiskubre at maibabagi sa inyo na ganda ng mga probinsya o bayan dito po sa Pilipinas. Ngayon po ay patungo po kami ni Kapo sa Albayog. Siguro dito muna tayo mag-overnight stay, dahil ngayon ay mag-alas 5 na. Mahihirapan na kami para mapuntahan ang Ormoc. So ngayon, samahan niyo muna kami ni Kapo sa aming biyahe na gagawin mula rito sa Allen hanggang sa Kalbayog, Samar. Wow, coastal. Tabi mo na tayo dito. Silipin natin yung coastal nila dito. Yan ang coastal dito sa Allen Samar. Kapag bago ka sa lugar, yung talagang na-amaze ka sa mga nakikita mo. Wow. Nice. Ang ganda ng kalsada sa parte na to. Tapos yan, malawak na kabukiran. Tapos maapal na mga puno ng nyog ang makikita nyo na nakabalot sa kabundukan. Welcome, Municipality of Victoria, Northern Samar. Okay, andito na tayo sa Victoria, sa probinsya ng Northern Samar. Merong tulay dito. Mawo Bridge. Pero hindi na siya dinadaanan ng mga motorista. Siguro dahil luma na, kaya dito dumadaan yung mga sasakyan. Ay oo, may kalumaan na nga. Pero makikita mo pa rin yung ganda nung tulay na to. At naging tambayan na lang ng mga lokal dito. Ito ang Old Mawo Bridge, isang historical landmark na matatagpuan sa Victoria, Northern Samar. Ang tulay na ito ay itinayo noong unang bahagi ng 1900s, panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Tinayo ito upang ikonekta ang bayan ng Victoria sa mga karating na lugar na ginagawang mas madali para sa mga tao, ang paglalakbay at transportasyon ng mga kalakal. May haba itong 280 meters na gawa sa kongkreto at nakakaakit na kakaibang disenyo na may arko at mga halige. Ngunit sa paglipas ng maraming taon, dahil sa sobrang kalumaan na ng tulay at posibleng magdulot ng aksidente, kaya hindi na ito pinadaanan sa mga motorista at naging isang atraksyon na lamang at naging saksi sa kasaysayan. Try nating balikan yung tulay. Nagpaalam kami doon sa mga lokal kung pwedeng dumaan yung motor, at meron din kaming mga motor na nakikita na dumadaan dito sa lumang tulay. Minsan lang tayo mapunta rito at hindi natin alam kung kailan tayo makakabalik pa dito sa lugar na to. At talaga maganda yung tulay. Mawo Bridge. Try nating puntahan.
Yan, kung makikita ninyo yung kondisyon nung pinaka-kalsada, yung pinaka-aspalto, mabakbak na. Wow! Makikukumpara kayo yung tulay na to sa Ilocos Sur, yung Banawang Bridge. Ito yung mga lokal dito na mga nakatambay sa lugar na to, sa tulay na to. Ang ganda ng tanawin. Salamat kuya. Yung kondisyon ng tulay, makikita natin na sira-sira na at punong-puno na ng kalawang yung mga bakal. Pati doon sa pinakailalim, makikita natin na hindi na talaga pwedeng padaanan to sa mga motorista. Ano ganito? Ito yung pinaka katapusan ng tulay. So balik na tayo sa pinaka main road. Andito na po tayo sa bayan ng San Isidro, Samar. At meron tayong dadaanan dito na ang gandang tanawin ulit. Nakakamangha yung mga kabunduan dito. Ang kakapal talaga ng mga puno ng nyug na makikita ninyo. Itong diretsyong kalsada na to, magkabila yan, ilog. Tapos sa banda ron, makikita nyo na yung dagat. Napasing ko lang sa kalsada na dinadaanan natin dito sa Samar, totoo po talaga na yung mga lubak dito ay malalalim. Sobrang mapanganib, delikado po sa mga motorista na dumadaan dito. Uphill, downhill din po yung kalsada na dadaanan nyo dito. Yan, lubakan. Pero may mga part pa din na magaganda naman. Yan, kagaya na itong dinadaanan natin ngayon, mataas na maayos na kalsada at maayos ng pagka-asfalto. Panandalian po kami huminto rito dahil nakita ko na maraming mga lokal dito na nakatambay. Parang meron niya tamperya doon. So gusto ko lang din pagmasdan kung ano yung buhay nila dito. Imagine tayo nagmula pa sa probinsya ng Bulacan at ngayon nandito tayo sa Samar. At isa pa sa dahilan ba't kami huminto rito ay gusto kong ipakita sa inyo yung ganda ng paglubog ng araw dito. Tingnan nyo naman ang kalangitan. Naghahalo ang pula at pink na kulay. At may mga kulay dilaw din. Ang gandang tingnan, no? Solid. At malapit ng dumilim. So i-update lang namin kayo sa lugar na dadaanan natin hanggang marating po tayo ng Kalbayog at magkana po tayo ng hotel na pwede nating tuluyan doon para po sa kinabukasang adventure natin. Coastal Road. Ang dami ding isla na pwedeng puntahan dito. Matatanaw dito sa kalsada. Okay, so andito na tayo sa Santa Margarita. Wow.
Tapos dito, may nakasulat na I love Santa Margarita. Ayan. Madadaanan nyo po ito sa pagpunta nyo sa Tacloban or Ormoc. Okay din tumambay dito pagka malamig ang panahon, umaga at hapon. Ganda oh, tanaw na tanaw yung malawak na karagatan dito sa Samar. May mga nangingisda pa dun oh. Merong parte ng kalsada rito na open. Tapos makikita ninyo yung rolling hills. Ganda! Solid nung mga kabundukan dito. Ito yung mga rolling hills na nakita natin ng malayuan. At ngayon, malapitan na nating dinadaanan yung mga nakabalot na berdeng-berdeng damo sa kabundukan. Napakagandang pagmasdan. Nakaka-refresh yung lugar na to dito. Meron akong nakikita rito na ilog eh. Hinto muna tayo dito, silipin natin. Wow! Ganto ng ilog dito. Yung kombinasyon ng kulay ng tubig, ng ilog, tapos yung mga rolling hills na makikita nyo rito na berdeng-berde dahil sa mga magagandang damo na nakabalot dito. Ganto ng lugar na ito. Kaso mukhang aabutan tayo ng ulan at nagsisimula ng dumilim ang kalangitan. Medyo malayo-layo pa yung biyahe natin papuntang Tacloban at Ormoc. At inabutan na nga tayo ng malakas na buhos ng ulan habang tayo ay nasa biyahe patungo sa probinsya ng Leyte. Sa halip na huminto at intayin ang pagtila nito, ay nagpatuloy pa rin kami sa aming paglalakbay. Bilang isang biyahero, nagamit tayong motorsiklo. Isa sa nagpapahirap sa amin ang malakas na buhos ng ulan. Kaya dapat, sa mga ganitong sitwasyon, lagi tayong handa dahil paiba-iba talaga ang panahon na ating pagdadaanan. Maliwanag na yung kalangitan dito. Pero dito sa parte na to talagang grabe na napakalakas ng ulan na bumubuhos sa amin. Yun, sa wakas, halos 30 minutes din tayong binuhusan ng sobrang lakas na ulan. At ngayon, dito sa bahagi na to ay karikang araw, sana magtuloy-tuloy. Time check, 1:25 PM at andito na po tayo sa pinaka-proper ng Catbalogan City. At kung gaano po kalakas yung ulan na bumuo sa atin doon po sa parte ng Gandara ay dito po sa Catbalogan City, karik po ang araw dito. Ito niya ata yung sinasabi ni Chef TV na kalsada na kailangan nating magdoble ingat dahil nga po malalalim yung mga lubak, yung mga butas sa kalsada. Sana magawa ng paraan to na maayos kasi napakaganda ng lugar. Dahil kung pagmamasa ninyo dito sa bandang kanan natin, coastal, mataas na bahagi na tayo. At kitang-kita ninyo yung mga kabundukan, yung mga isla sa gitna ng karagatan, no?
Dumadaan tayo ngayon dito sa bahagi ng kalsada na sa gilid. Makakita kayo ng maraming nagtitinda ng tahong. Yan oh, tahong at talabang nakikita ko. Tahong industry. Ah, okay. Ito pala yung lugar kung saan talagang maraming nagbebenta ng tahong ngayon, no? Tapos may nakikita rin ako na nagbebenta ng tahong na wala na siya sa mismong shell. Okay, ito yung bayan ng Mosyong. Yan, pagkatapos ng Jabong ay andito na tayo sa bayan ng Mosyong Samar. Mula Pulilan, Bulacan ay kumukonsumo na po tayo ngayon ng 1,231 kilometers. Ganun na po kalayo yung tinatakbo natin. Sigurado pong malaki-laking kilometro ang ating kukonsumuin sa ginagawa nating motorcycle adventure na to. Wow! Merong malaking rebulto ni Jesus Christ. Ayun o. Meron yatang grotto dito. Paano kaya makakalapit doon? Ah, ito. Ito ang Divine Mercy Statue o kilala din bilang Kalbiga Samar Big Jesus Statue. Isa itong relihiyosong landmark na matatagpuan sa Barangay Timbangan, Kalbiga Samar. Ang matayag na estatwang ito ay nakatayo sa taas na 120 feet. At sa ngayon, ito ang pinakamataas na estatwa ni Jesus dito sa buong Visayas at pang-apat naman na pinakamataas sa ating bansa. Sinimulan itong gawin noong taong 2017 at natapos noong taong 2020. Itinayo ito bilang simbolo ng pag-asa sa pananampalataya at pag-ibig at upang magsilbing paalala ng pamana ng Kristiyano sa lugar. Nakapalibot sa rebulto ang isang magandang tanawin at landscape na hardin na lumikha ng isang tahimik at mapayapang kapaligiran, kaya naging isang sikat na lugar na din ito ng paglalakbay para sa mga lokal at turista. Ah, okay, ito yung pinakahagdan paakyat doon sa malaking rebulto ni Jesus Christ. So dadaanan nyo po ito kapag ka dito na kayo sa bahay ng Kalbiga. Dito po yata yung sa Barangay Timbangan. Nakakalula yung laki. Subukan natin yung gumawi dito. Ganda ng tanawin. Dito naman yung rebulto ni Mama Mary. Subukan natin ikutin to. Ah, yun! Kapag nire-diretso natin yung daan, tatagos tayo dito, pabalik doon sa labasan. Ayun o, tingnan nyo guys. Kung makikita nyo to sa personal, malulula kayo sa laki. Para siyang pilgrimage sa Haunted Islands yung napuntahan natin. Solid lubakan din dito sa Kalbiga. Ito yung sinasabi ng mga rider na nakasulubong natin dito, nakakawintuhan habang tayo nasa biyahe na mas paragabi ng paragabi daw yung lubakan na dadaanan natin. Ah, yun. So sinisimulan na din palang pagandahin yung kalsada rito. Yun ang kagandahan.
Kahit na dadaan tayo sa mga lubakan, eh nagkakaroon na ng pag-aayos. Mahaba-haba na din yung mga kalsada na naayos, oh. So magandang senyalis to na narating ang araw na magiging maayos na maayos yung kalsada na dadaanan natin dito. Isa sa dapat nyong paghandaan kapag kayo mapupunta sa probinsya ng Samar ay hindi magandang kondisyon ng kalsadahan. Sadyang napakadelikado para sa mga biyahero na gamit ay motorsiklo. Kailangan ng iba yung pag-iingat dahil hindi biro ang mga sira at lubak ng kalsada na dadaanan nyo sa biyahe. Ang kagandahan sa kabila ng di magandang kondisyon ng kalsadahan sa Samar ay nakikita naman natin na inuunti-unti na ang pag-aayos nito. Sana dumating ang panahon na ang kalsadahan sa Samar ay maging kasing ganda din ng mga tanawin dito. Grabe, nakakapanindig. Balahibo yung ganda ng mga kabundukan dito. Dahil nga nasa mataas na bahagi tayo, tanaw na tanaw yung mga kabundukan na balot ng makapal na puno. Ganda ng view dito. Lupit ng scenery. Ito pa yung solid dito, bahaghari. Dahil nga umuulan, umaaraw, sinalubong tayo ng magandang rainbow dito sa Samar. Wow! Matapos po ang ilang oras na biyahe natin, dinaan na natin yung malubak na kalsada. Mayroon din naman parte na maayos at magagandang tanawin. Palabas na po tayo ngayon ng probinsya ng Samar at papasukin na po natin ang probinsya naman ng Leyte. At ito po yung talagang pinakaiintay ko. Ang makadaan po sa pangalawa sa pinakamahabang tulay dito sa Pilipinas, ang San Juanico Bridge. Kasama si Kapo ay dadaan tayo dito sa matagal ko na talagang pinapangarap at ito na yung pagkakataon na yon na makakadaan tayo dito. At ngayon, nakikita ko na yung pinaka signage, grabe. Time check 6:04 PM. Yung pakiramdam po, yung pagod. Tapos makikita mo yung signage ng Welcome to San Juanico Bridge. Grabe. Wow! Woo! Ito ang San Juanico Bridge, bahagi ng Pan-Philippine Highway na nag-uugnay sa mga isla ng Samar at Leyte mula sa bayan na Santa Rita, Samar hanggang sa lungsod ng Tacloban. Sinimulan itong gawin noong taong 1969 sa ilalim ng dating Administrasyong Marcos at natapos noong taong 1973 at binuksan naman ito sa publiko noong July 2, 1973. Sa haba nitong mahigit 2 kilometro, pangalawa ito sa pinakamahabang tulay sa ating bansa na tumatawid sa karagatan ng Pilipinas. Nakilala na rin bilang isang tanyag na tourist attraction ang tulay ng San Juanico dahil sa magandang lokasyon ng tulay sa itaas ng San Juanico Strait na napapalibutan ng makapigil-hiningang ganda ng tanawin. Sa kabila ng edad nito, ang San Juanico Bridge ay nananatiling isang iconic na simbolo ng imprastruktura sa ating bansa. Ito ay isang patunay sa kakayanan ng bansa na bumuo ng kahanga-hangang instruktura na magpapakilala sa buong mundo sa angking ganda ng Pilipinas. Napanood ko yung vlog ng kaibigan natin sa Chef TV dito sa San Juanico Bridge noong time na binuksan po yung mga pailaw dito. Talaga palang napakaganda. Kapag nakita ninyo sa personal yung pailaw dito sa San Juanico Bridge, wow! Tingnan nyo yung pinaka-arko doon kung gaano kaganda yung pailaw. Napapaikutan din ng mga kabundukan yung tulay na to.
Kapag tayo ay dumaan ulit dito ng maaga, ng maliwanag, yan, papakita ko sa inyo itong San Juanico Bridge para mas makita natin yung ganda nito, saka yung magandang view na makikita nyo dito sa tulay habang kayo ay tumatawid. Woo! San Juanico Bridge! Hi! Thank you, Lord! Ay, pagkatapos ng malayo at mahabang paglalakbay, welcome to Leyte! Andito na tayo sa Leyte! Akalaan nyo yun? Parang kailan lang, nasa Bulacan tayo. Ngayon, nandito na tayo sa Leyte. Wow! Woo! Salamat, Lord, sa lakas na pinagkakaloob nyo po sa akin para maikot po ang ganda ng Pilipinas. Wow! Kapag narating mo na yung mga lugar na pinapangarap mo lang, yung pagod, kahit gaano kalayo, talagang napapawi. Ang haba ng San Juanico Bridge. At dito natatapos ang San Juanico Bridge. At yun, andito na po tayo sa probinsya ng Leyte. At narating na nga natin ang lungsod ng Ormoc, Leyte, o kilala bilang The City of Beautiful People. Andito tayo para makiisa sa 63rd Unity Ride Tinyahan Festival. Mahigit kumulang sa 1,000 mga riders mula Luzon, Visayas at Mindanao ang magsasama-sama upang ipagdiwang ang mahalagang okasyon na ito. Kasama din natin ang mga kilalang aktor o politician sa ating bansa gaya ni Senator J.V. Ejercito Estrada, Congressman Richard Gomez at ang kanyang may bahay na si Lucy Torres Gomez na ngayon ay kasalukuyang mayor ng Ormoc City. Ito ang malawak na taniman ng pinya dito sa Ormoc. Ang pinya ang pangunahing produkto sa lungsod at kilala sa pagkakaroon ng masarap at matamis na pinya. Kaya kapag kayo ay napunta sa Ormoc City, huwag niyong palampasin ang pagtikim sa sikat nitong Queen Pineapple na may kakaibang tamis. Sarap! Malutong, matamis. Saan kaya yung ruta natin ito? Pataas na tayo ng pataas. Gubat na to. Daming malalaking puno sa mga puno ng nyug. Meron tayong dadaanan dito, isang matarik na kalsada. Paakyat. Wow. Tapos bubukad sa atin yung magandang tanawin. Woo! Taas na natin. Wow! Ang taas ng minumotor natin na to. Mula rito, may nakikita akong isang malaking grotto ng Berhendo, no? Wow naman yung mga rolling hills na makikita nyo rito. Mala New Zealand yung tanawin dito. Ito yung nakikita kong malaking rebulto ng Berhen. So mayroong pinakagrotto dito sa taas. Pero sa ngayon ay kasalukuyan pa lang ginagawa. May mga nakabalang kasabakal pa na nakapalibot dito sa rebulto ng Berhen. Nakarating na po tayo dito sa Lintoon Peak, dito po sa Baybay, Leyte. Ito yung pinaka dulo ng ride na ginawa natin, itong 63rd Unity Ride dito po sa Leyte. Ayan, tingnan nyo po kung gaano kaganda yung tanawin dito. Malawak na karagatan dito sa Leyte. Isang mataas na bahagi. Tapos rolling hills, mga burol yung makikita nyo rito. Mala New Zealand yung ganda.
Napakalupit, napakaganda ng scenery dito. Ito yung mga gustong-gusto kong dinadaanan, yung open. Tapos yung tanawi, no? Ito yung bundukan na pupuntahan natin patungo po doon sa pinakamataas na tulay sa Pilipinas, yung Agas-Agas. Berdeng-berde, oh. Sarap sa mata. Kabundukan na punong-puno ng niyog. Ang ganda. Nagsisimula na pong maging zigzag. Oh, malulupit na mga twisted road yung dinadaanan natin ngayon sa ginagawa nating pag-akyat sa Agas-Agas Bridge. Ayan, oh. Grabe yung zigzag, oh. Wow. Kaya kailangan na ang iba yung pag-iingat. Halos big C yung mga dadaanan nyo dito, mga zigzag, oh. At marami din ako mga riders na nakikita rito. Nag-i-enjoy sila sa kalsada na dinadaanan nila. Andito na po tayo sa bayan ng Mahaplag, Leyte. At kasalukuyan na umaambon. Welcome to Barangay Paril, Mahaplag, Leyte. Mag-i-enjoy talaga kayo sa mga zigzag road na dadaanan nyo dito. Sa aming mga riders, gustong gusto namin dumadaan sa mga ganitong zigzag. Kumbaga yung antok na nawawala sa amin. Dahil nga syempre nakaka-challenge yung ganitong mga kalsada. Ang ganda ng ambience ng lugar na to, probinsyang-probinsya. Ay, may signage. So pag dumiretso tayo, ito yung papuntang Sogod, Southern Leyte. And then kung kakaliwa naman tayo, ito yata yung bypass papuntang Hilongos, Leyte. Okay, so dito tayo sa kaliwa, Sogod, Southern Leyte, para mapuntahan natin yung Agas-Agas Bridge. Andito na po tayo sa Barangay Pulanghongon. Sa loko yung ginagawa yung kalsada rito. Grabe talaga yung dami ng niyog na dadaanan nyo dito. Punong-puno yung gilid ng bundok. Gandang tingnan. Anong tulay to? Ah, yun. Pulanghongon Bridge. Length 93.15 meters. Wow. Ganda ng tanawin. Nakakalula yung mga kabundukan na makikita nyo rito sa tulay, oh. Tapos yung ilog sa baba, mababaw lang. Meron din ako nakikita na mga naglalaba, naliligo. Hello. Hello.
Ang mabait na mga bata dito, yung mga lokal. Palabati sila. Uy, meron ulit tayong dadaanan dito na tulay. May harang ba? Ayun, nakadaan si Kapo. Ah, possible naman. Pero sa kasalukuyan, ginagawa yung tulay. Yung tulay na dinadaanan natin, parang ganito yung mga tulay sa Cordillera region. Yung mga dinadaanan natin kapag tayo ay pupunta ng Cannon Road, yan. Kahit sa parte rin ng Aurora, makakakita tayo ng ganitong klaseng tulay. Grabe, makapigilin na ngayong tanawin dito. Pataas tayo ng pataas. Meron ulit tayong dadaan na natulay dito. Mapatong bridge, length 31.62 meters. Ito naman yung mapatong bridge na dadaanan nyo. Ah, sunod-sunod yung tulay na dadaanan natin. Ito naman yung Pangalkagan Bridge. Ayan o, Pangalkagan Bridge. Taas ng mga bunduan talaga dito. Ang kapal ng punong kahoy. Ang kagandahan, naingatan nila yung kabundukan dito at hindi napuputol yung mga punong kahoy. Kaya mas magandang tingnan. Ayun o, tumadaan tayo sa mountain pass. Ito na yata yung Agas-Agas Bridge. Ay, ito na nga, Agas-Agas Bridge. Oh, grabe, kinikilabutan ako. Tagal ko nang pinapangarap na makarating dito. Wow. Yan guys, welcome Agas-Agas Bridge. Sa wakas, napuntahan din natin. Ito ang Agas-Agas Bridge na matatagpuan sa bayan ng Sogod, Southern Leyte. Ang tulay na ito ay isang prestress concrete beam bridge na bahagi ng Pan-Philippine Highway. May haba itong 350 meters at taas na 89 meters sa ibabaw ng lupa, kaya itinalaga ito bilang pinakamataas na tulay sa ating bansa. Sinimulan itong gawin noong taong November 17, 2006. At natapos ang construction noong taong August 2, 2009 at may kabuuang budget na 1.24 billion pesos. Dahil madalas tumaranas ng pagguho ng lupa at pagsisigip ng trapiko ang lugar na ito, kaya naitayo ang napakataas na tulay ng Agas-Agas upang mapaglabanan din ang lindol at matiyak ang kaligtasan ng mga motorista na dadaan sa lugar. Ang Agas-Agas Bridge ay isa na ring atraksyon pang turista dahil sa kahanga-hangang taas nito at nakapalibot ng mga kabundukan. Pwedeng bumisita sa tulay upang kumuha ng mga larawan, pagmasdan ng malawak na tanawin at pahalagahan ang kahusayan ng engineering sa paggawa ng ganoong kahanga-hangang infrastruktura sa isang mahirap na bulubunduking lupain. Kapantay natin yung ilang mga kabundukan dito. Ganong kataas yung tulay na to. Breathtaking yung kagandahan. Ito pala ang Agas-Agas Bridge. Sa wakas napuntahan din natin. Ganda ng tanawin. Kapal ng mga puno sa kabundukan na makikita nyo rito.
Imagine, dahil sa ginagawa natin pagbomotor, napuntahan din natin ang pinakamataas na tulay dito sa Pilipinas. At dito matatagpuan yan sa Southern Leyte, dito po sa Sogod. Pagkatapos po nating libutin ang probinsya ng Leyte, ay palabas na po tayo ng Tacloban City. Leaving Tacloban City. Yan. At syempre, muli tayong tatawid ngayon ng San Juanico Bridge, ang pangalawang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Nung tayo po ay papunta pa lang dito sa probinsya ng Leyte, tumabit po tayo ng San Juanico Bridge ng madilim na. This time, gaya ng pangako ko sa inyo, pag tayo ay dumaan ng maliwanag dito, ay muli kong ibabahagi sa inyo, ipapakita ang ganda ng San Juanico Bridge. Ganito pala kaganda yung taanawin dito sa umaga. Ganda noong pagkakagawa ng tulay na ito. Ang kapal ng mga bakal na ginamit to. Grabe yung scenery. Ang lupit ng scenic view. Sana kayo din na mga sumusubaybay sa akin, magawa nyo rin to balang araw. Yung mga pinapangarap ninyong lugar sa Pilipinas ay mapuntahan nyo din. Soon, dadalhin ko kayo sa Mindanao. Dahil magastos din yung ginagawa nating paglalakbay, kailangan muna natin mag-ipon, kumayod, para ma-explore natin ang Mindanao. Woo! Ganda ng Pilipinas!